Paglabag naman sa mga umiiral na city ordinance ang dahilan kung bakit hinuhuli ang mga tanbay sa kalye. Paliwanag ni National Capital Regional Police Office Chief Director Guillermo Elizar, ilan dito ay ang paglabag sa disciplinary hour para sa mga menor de edad. Pangalawa, drinking along public or sidewalk o pag-iinuman sa kalye o mga iskinita. Pag-alagala sa kalye ng walang pang-itaas na saplot at ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Nakasaad din niya sa mga ordinansa ang pagbabawal sa pagtungo ng mga kabataan sa mga computer shops sa 10 oras ng gabi. Pagtatayo ng mga bidyoke sa labas ng mga establishmento na nakakaistorbo sa mga residente at pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Binigyan din pa ng hepe ng NCRPO, dati na itong ipinatupad pero mas pinagting lamang alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan din si Lazar sa mga barangay official na tulungan silang maipatupad ang mga ordinansa dahil ang mga ganitong karaniwang paglabag ang siyang pinagmumulan ng heinous crimes. Ma-President Fermin, kung nakita natin ang mga nagtatambayan, posibleng gawa ng masama, di arestuhin natin sa corresponding ordinance. Or kung walang ginagawang masama, di caution na natin, ihintay pa ba natin mag-akit bahay ang mga yan kung mga hindi naman natin kilala at nakatambay dyan. Kasabay nito, tiniyak din ni Elizar na walang malalabag na karapatang pantao sa paghuli sa mga tambay dahil alam niya ng mga pulis ang batas. Meron tayong batas na sinusunod at yun naman ay ginagawa namin. Pero we are armed with these laws and guidelines na gagamitin namin against sa mga gustong sumira sa ating katahimikan. May karapatan ang bawat isa pero yung karapatan ng mas nakararami, dapat iisipin din natin. Kaya nga, tulungan po ang kailangan. Pasensyahan tayo doon sa mga taong matitigas sa ulo.